Pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang buhay bilang isang OFW. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Bruce TV, isang OFW na nagtatrabaho dito sa Middle East, sa Riyadh. Pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang tunay na buhay at karanasan bilang isang OFW. Okay, simulan ko muna ito sa isang tanong. Ano nga ba ang tingin mo sa isang tao kung nangingibang bansa upang magtrabaho? Way back mid-year 2010, ako ay lumisan sa Pilipinas upang magtrabaho sa bansang Saudi Arabia. Napagdesisyonan ko na mangibang bansa kasi yung kinikita ko sa Pilipinas ay masasabi kong pang single lang talaga. Bukod sa may isa na akong anak noon, ay buntis pa ang aking asawa. At soon may bagong membro na ang aking tahanan. Napakahirap ng panahon na yon. Nagrerenta lang kami ng mag-asawa ng maliit na kwarto kasama ang aming panganay na anak sa syudad. May maliit na banyo, maliit na lutuan, maliit na espasyo para mapagpahingahan. Habang tumatagal, lumalaki na rin ang aming gastusin. Kagaya ng pambili ng gatas, diaper, vitamins ng anak namin, pagkain, at renta ng bahay na inupahan namin. Dagdag mo pa yung bayarin ng kuryente at tubig. Masasabi kong hindi talaga kasya ang kinikita ko sa Pilipinas. Kaya napagdesisyonan kong magibang bansa upang subukin at hanapin ang aking kapalaran at sana mahagilap ko ang maranyang buhay at makasahod ng sapat na salapi upang mairaos ko ang aking pamilya sa kahirapan. Ito lang kasi ang nakikita kong paraan upang mabigyan ko sila ng magandang buhay ng aking mag-ina. Sa awa naman ng Panginoon, ako ay nakapasok at natanggap sa isang pribadong kumpanya dito sa Middle East, sa Riyadh. Nagsimula ako noon sa maliit na sahod. Ganun naman talaga eh. Ika nga, may kasabihan na di bali nang sumubok sa mga pagkakataon na sa tingin mo eh, maging daan ito sa tagumpay. Kaysa sa hindi natin sinusubukan at uupo na lang sa tabi na walang ginagawang hakbang. Fast forward, naranasan ko ang hirap bilang isang OFW. Andun yung pagod, puyat, at sakripisyo. Yung pangungulila ng pamilya ay talagang totoo. At minsan pa, maraming mga okasyon na hindi mo nararanasan. Kagaya na lang ng birthday ng anak mo, o birthday ng mga kapatid mo, or mga barkada mo, mga kakilala mo. Yung Pasko, bagong taon, reunion, at marami pang iba. Naranasan ko din na mag-ulam ng puro itlog at noodles. Ito'y ulam ko sa umaga, ulam sa tanghali, at sa gabi. Gawa nga nang yung sahod ko noon ay hindi pa gaano kalaki, gaya ng iniisip ng iba. Naranasan ko din na pagdating ng sahuran ay ni halos pinapadala ko sa aking pamilya. Minsan pa ay puro resibo na lang ang nakikita ko sa aking wallet. Ang unang sahod ko kasi noon ay nagsisimula sa 1,100 real buwan-buwan. Sa tuwing dumadating yung sahuran, ay magtitira na lang ako ng 100. At yun na nga ang kabuuang budget ko sa buong buwan. Pinagbili ko yun ng isdang tamban kasi sa panahon na yun ay mura lang. Kung hindi ako nagkakamali ay 2 riyal lang ang kada kilo nun. Bibili ako ng 5 kilo para pang ulam at 10 kilo naman para sa bigas. At yung tira ay pambili ko ng sabon at iba pang gamit sa akin sarili. Sobrang hirap pero laban lang. Kasi nga,
kaya pinasok ko ang trabaho na yon kasi alam kong hindi madali. Ganun naman talaga eh. Dapat tayong magtiis. Habang pumapatak ang araw, mga buwan at mga taon, naranasan ko ring mag-adjust sa mga kasama sa trabaho. Andun yung mga taong nagmamalasakit sa'yo. At hindi rin natin maiwasan na may mga taong masasabi nating sipsip. At ang masaklap pa ay sisiraan ka, lalo na pagka nakatalikod ka na. Itinanim ko talaga lagi sa aking isipan na hinding-hindi ako magtitiwala sa mga kapwa ko Pinoy. Kasi minsan, sila pa yung maglalaglag sa'yo at tihila sa'yo pababa. Magtiwala ka lang sa sarili mong magagawa at sa Panginoon. Fast forward, sa awa naman ng Diyos ay umabot ako ng 6 na taon doon sa dati kong pinapasukang kumpanya. At napagtanto ko na hindi ako nag-grow. Oo, nakapagpatayo ako ng sarili kong bahay. Pero yun nga lang, hindi pa ito natapos. Pero salamat pa rin kasi ika nga, may kasabihan na marunong tayong makontento sa mga bagay na anuman ang meron tayo. At tanggapin natin na may mga bagay rin na hindi talaga para sa atin. Dumating na ngayong araw na hinihintay ko. Nagpunta ako sa taas ng opisina kasi nga ang dako ng kumpanya ng opisina ay nasa taas ng building. Dumako ako doon at nag-file ako ng resignation letter. Kasi yun nga ang dahilan ko ay may family problem ako. Sabi ng manager sa akin, ba't daw ako magre-resign? Eh maganda naman daw yung position ko. At nakaupo lang ako sa opisina. Kasi nga na-promote ako sa pinapasukan kong trabaho bilang isang checker. At nalagay ako sa receiving area. Pero para sa akin, hindi naman basihan yung position sa trabaho. Ang mahalaga ay sapat ba ang kinikita natin buwan-buwan upang matustusan ang mga pangailangan sa ating pamilya. Kasi yung sahod ko noon ay nasa 1,800 real na at lumalaki na rin ang gastusin sa Pilipinas ng aking mag-ina. Pumayag naman ang opisina at ako'y tuluyang nag-resign. At nang umuwi ako ng Pilipinas, nagtambay ako ng 7 buwan doon. Habang iniintay ko ang aking approval sa isang bagong visa na trabaho pabalik ng Saudi, pabalik-balik ako sa Manila. Napakalaking gulin talaga, nakautang pa nga ako ng malaking halaga. Kung hindi ako nagkakamali ay 3 beses akong nagpunta sa Manila upang mag-process ng aking pag-alis para sa mga dokumento at mga papeles ng agency. Kalaunan, sa awa ng Panginoon ay nakabalik na nga ako sa Saudi na bansang dati kong pinagtatrabahuhan pero iba na ang kumpanya. Pero ang kaibahan nga lang ay may maayos na ang sahod. Andun pa rin naman yung sitwasyon na pangungulila pero hindi talaga mawawala yon. Andun pa rin yung may mga kasama kang epal. Pero habang tumatagal na ako sa ibang bansa ay para bang nakasanayan ko na. Yung mga ganong sitwasyon at marunong na nga akong mag-handle ng mga ganong tao. Pero ang mahalaga ay maganda ang kitaan. Nakapagpatapos na ako ng pag-aaral sa aking asawa sa kolehiyo at magandang balita yung para sa akin. Nakabili na ako ng lupa, nakapagpatapos na ako ng bahay at marami pang iba. Na masasabi kong ibang-iba na sa dati kong trabaho. Yun ang naging kwento ko. Pero hindi madali ang lahat ng yun. Bilang isang OFW, lahat ng hirap ay tila ba naranasan ko na. At alam kong naranasan mo rin ito. Sinulat at ibinahagi ko to sa inyo hindi para magmayabang. Ginawa ko ito para malaman ninyo ang aking buhay at para maging paalala at inspirasyon na ang pagiging OFW ay hindi puro lang saya. Mas lamang pa rin yung lungkot. Para sa akin, ang pagiging OFW ay mahirap. Gaya nga ng sabi ko, walang mahirap na trabaho kung isapuso natin ang mga ginagawa natin. Di madali ang tatahakin mo at alam kong mahirap. Depende na lang sa'yo
kung ano ang dahilan mo para magpatuloy ka. Ang video na ito ay sana maging paalala at maging ilaw sa mga bago pa lang na nag-a-abroad. Maging matibay lang palagi, maging matatag sa hamon ng buhay, ingatan ang sarili, at huwag kalimutang manalangin sa taas. Na sana patnubayan tayo at gabayan sa lahat ng ating gagawin upang makamit natin ang mga minimithin natin sa buhay, lalo na sa ating pamilya. Sinimulan ko kanina sa tanong at tatapusin ko ito sa tanong. Ikaw, kabayan, ano nga ba sa tingin mo sa isang tao kung nangingibang bansa upang magtrabaho? Alam mo na ang aking sagot. Kung may natutunan ka sa video na ito, ay huwag kalimutang i-like, i-share, at syempre i-follow ang ating page para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko araw-araw. Muli, hanggang dito na lamang at magkita-kita tayong muli.